Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito meron tayong gagay sa inyo TV, CRT, 21 inches. So, ang model number niya, ayan, sa inyo ST-21SS1KS. No? At, ayan, puro alikabok pa. Check natin. Ang problema raw nito, guys, ay maliit daw yung ano eh. Maliit daw yung picture. Ayan. Pansin nyo rito. Sa ilalim niya, sa bottom, merong itim. Sa taas, meron ding itim. Ngayon, lagyan natin ng antena. So, check natin. Sira na rin yung pindutan niya. Eh. Ito. Ayan. Kailalaman sa vertical amplifiers to. So yung mga pindutan at wala doon, channel ayaw na rin gumana. Channel down. Ayan. Iba-iba yung nilalabas niya. Okay guys, check natin kung ano yung problema. Buksan ko lang. Ayan. Ito guys, so bukas na. Ayan. Tara nyo naman. No? Sobrang kapal ng dumi. Matagal na hindi na ipagawa ito, hindi nasira. Ayan siya, oh. Kapal. Sobrang kapal. So, ang gagawin natin dyan, ililitisin natin yan pagka bago natin ibigay sa may-ari. So guys, samahan nyo ako, troubleshoot natin. Sobrang ano, sobrang kapal ng dumi. Pwede ka na magtanim ng ano, kamote. O yan. Kapal. So, ang gagawin ko nito, rinisan ko muna. Hindi natin makita yung ano eh. Hindi natin makita yung component. Hindi natin makita. Ayan o. Pwede ng so gawin ko muna dito guys, linisan muna natin. Ayan, sobrang kapal ng kabok. Surahan. Yan, pagka ito na siya. Pagkatapos nating nalinisan, ayan na, tanggal na yung mga natikubo kanina. Check natin, no? Check natin directly yung mga cap na to sa may vertical section.
na kasi yung cost nun sa mga kapasitor yun eh. Check natin directly sa part na yun. No? Okay, gamit yung ating ESR. Ito. Sukatin natin yung mga kapasitor sa part ng vertical section. Ito. So, zeroing. Set natin sa zero. And zero na. So, yung una natin check. Ito mga to. No? So, unahin natin ito. Ito ay ano, 10 microfarad. Tapos sunod dyan ay 1,000. 10 microfarad, sunod ay 1,000. Ito muna, unahin natin. Okay, so check natin. Zero. Adjust natin. Okay. First capacitor. Ayan. Zeroing natin. Okay, zero naman. First capacitor. Ayan. Kung ito ay... yun ay point, oh sorry, 3.3, huh? So kung 3.3, dito siya sa pangalawang green yan, una, pangalawa, 3.3. So wala na, nasa dilaw na siya eh, oh. Nasa dilaw na. So, palitin na yan. Isa. Itong pangalawa, 1,000 ito. Kung 1,000 doon sa green, sa pinakababa. Good naman. Sunod. Ito. Kapasitor na ito. Parang hindi nyo nakikita. Ayan. Kita na ba? Okay. So, yung una, ito, 3.3 ito eh. Saan na ba yun? Zeroing natin. Okay. Eh, zero na. Okay, itong una, ayan, nasa dilaw eh, oh. Dito yung basa. Pangalawa, bali 3.3 microfarad, 1 to 9.9, dito dyan siya papasok. Dapat pumasok siya ng green. So, hindi siya pumasok ng green, nasa dilaw lick na yan. Ito, 1,000 ito, kaya sagad. Good ito. Ito ay 'yan ay 10k na 10k 10 microfarad. Ito. So kung 10 dito sa pangalawa, sa baba, mula baba pangalawa, no? Zero natin. Na papangga eh. Then 1,000 ito. Open na ito. Open. Ito. Good pa. Ito. Bali yan. 20 to. So, 20 to yun. Na
Pangalawa. Yan. Ito. Ito. Ito, defective na talaga. Ito, papalitan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat. Bali, apat nakapastor, guys. Okay, bunuti lang natin. Ito, guys. Sira na ito. 3.3 microfarad. Papalitan natin ito. Wala akong makita ng 3.3. 4.7. Mataas lang na konti. No? Lagyan natin dyan. Guys, ah, napaltan ka na. Ito. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Saka apat. Apat yan. Ito siya. Sira na yun. Bali, apat ito. Ang sira niya. So, counter check natin. Ito ay 10 microfarad. Yan. So, kung 10 microfarad yan, dapat nandito siya sa mula sa taas sa pangalawa, no? Yan, 1 to 9.9 microfarad. Yan. Sa 1 to 9.9 microfarad. Diyan sa range na 'yon. Check natin. Yan, no? So open na siya. Wala na. Zeroing natin. Open na ito. Tapos itong isa naman, may value na 3.3. So kung 3.3 yan, dun din. Now, 1 to 9.9. Check natin. Ayan, no? So, nasa pagitan siya ng green and yellow. So, conditional na ito. Going to leak na ito, so i-consider na, i-replace ko na rin ito. I-consider natin na i-replace na ito. So, nasa kalagatian siya eh. Zeroing natin. Okay. So, plus zero. Thank you.
Okay. Tignan natin. Ayan o, no? Spaghetti. So, ano na to? Para sa akin, palitan ko na ito. Kasi, ano na siya eh. In between, yellow and green na siya. Ang sa manod, ay 22. So, kung 22 yan, hindi ano yan sa ano, 10 microfarad. So, 10 microfarad hanggang 99. So, dyan siya sa 10 microfarad hanggang 99. Check natin. Nasa dilaw na siya. No? Hindi na umabot ng green doon sa 10 to 99 microfarad. So ito ay 22. Kung 22 ito, sira na ito. Leak. Tapos itong huli, yung pang-apat, 220. So doon sa pinakababa, sa 100 hanggang 9,999. So kung iti-check natin ito, ayan o. Wala na siyang resistance. So that means wala na. Open na ito. So palitan na natin. So bali apat na. Bali apat yung ating mga pinagtang components. Ayan siya oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Okay, see you guys. Testing natin. Okay guys, bago natin i-test, palitan muna natin yung mga pindutan. No? Yan, tinanggal ko na. Yung mga tack switch. Kasi hindi na gumagana eh. No? Papalitan ko na yan para pag-testing natin, magamit natin yung controls. Okay guys, palitan ko muna. Ayan guys, oh. Napalitan ko na ng tack switch na. No? So, okay na yan. Ngayon, pwede na natin i-test to. After na mapalta natin yung mga capacitor dito, yung 4 pieces ng capacitor, ay check na natin guys. Kung okay na ba. Kung hindi pa, magpo-proceed tayo sa second troubleshooting. No? Kasi yung ganong issue na lumit yung picture ay sabi ko nga malaking factor yung pagkasira ng capacitor. Or kung hindi, hindi naman capacitor, pwedeng makuha yun sa service menu. No? I-adjust na lang sa service menu. O kung hindi makuha sa adjustment sa service menu, ang gagawin nyo guys, at halimbawa hindi pa rin lumaki yung picture o maitim pa rin, pwede nyo palitan ng memory. No? Kumuha lang kayo ng memory doon sa doon sa mga ito katulad na brand niya. Okay, palitan niyo yung memory. Ayun lang naman eh, no? So, meron siya 3 major factors na pwede niyo test. Yung voltages, capacitors, bali, apat pala, voltages, capacitors, sa service menu, adjustment, tsaka
Ito guys, so replacement ng memory. Okay guys, okay, testing natin at tingnan natin kung ano na yung result nito. Ayan, sige, kabit na natin. Okay. Okay na. Okay, sige. Test na natin. Okay. Plug yan natin. Plug in. Okay, may power na. Ayan. Ayan guys, oh. Success ng ating operasyon. Kanina sa Mino, ayan, okay na. No, malaki na. Malaki na siya. Okay na. So, lagyan ko lang ng antena. Lagyan ko ng antena. May antena na yan. Tapos switch natin sa TV. Okay. Okay na. So buo na yung logo Jimmy. Okay, dahil okay na for final checking, gagawin nyo guys, check nyo yung B+. Check natin yung B+ kung stable. Kasi kung hindi stable yung B+ natin, magkakaproblema yan in the future. So, connect mong natin sa ground. Okay. Tapos set nyo sa 200. Atin natin, ilan yung B+. Tapos ito, may dalawa eh, ito. Ito yung B+, tapos ito yung collector side. Dito kayo sa B+, huwag dito sa collector side, no? Dito kayo magsukat. Sa kulay, blue. Ayan. Ganun lang. Ayan guys, oh. Meron siyang 130 volts. 0.6 B+. So far naman good naman, no? So hindi naman siya na stable naman yung bangkay sa natin sa 130. Okay guys, I hope na may mga natutunan kayo, lalo na sa mga beginners. Kasi itong video na tayo para doon sa mga beginners lamang. Sa mga master, alam na nila ito. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, again, ito po si ERC Tech na nagsasabi po sa inyo na mag-subscribe na po kayo. At paki-like na rin po ang ating mga videos. Paki-share. At paki-hit po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yeah guys, hanggang dito na lamang muna. See you next videos. Maraming salamat and have a nice day. Bye.